Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga mag-aaral na kasali natin live sa oras na ito. Gayon din sa ating mga magulang at mga guro na nakatutok sa ating aralin sa hapong ito. Ako po si Sir, ang inyong magiging tutor sa hapong ito, si Tutor Jodel mula sa Tangos 1 Elementary School, SDO Navotas. Ako ay natutuwa at sa kabila ng marami nating gawain sa paaralan ay nakadalo po kayo sa ating pag-aaral sa hapong ito. Kaya samahan niyo po ako sa loob ng 20 minuto ng pag-aaral ng musika. Para sa linggong ito, ay tayo po ay nasa week 6. Handa na ba kayo mga bata? Ako ay excited na. Ngunit bago tayo magsimula, lagi nating tatandaan ang isang napakahalagang kasunduan. Ang kasunduan natin tuwing manonood ng ating live na itulay ay isa lang, maging aktibo. Sabihin nyo nga, maging aktibo. Maging aktibo sa mga gawain, maging aktibo sa mga talakayan. Kaya handa na ba kayo? Samahan ninyo ako sa loob ng 20 minuto. Halika at pag-aralan natin ang music para sa grade 3. Para sa linggong ito, Music Grade 3 Week 6, ang ating paksa ay
tamang tono mula simula hanggang katapusan ng awitin. Ito ay sasakop hindi lamang sa linggong ito. Ito ay ang ating pag-aaralan mula week 6, week 7, at week 8. Nakahanda na ba kayo? Sino rito ang mahusay umawit? Bago nga tayo magsimula ng ating aralin, maaari ko bang malaman kung ano ang inyong paboritong awitin? Ikomento nyo sa ibaba. Lagyan ang pangalan ng paaralang inyong pinagmulan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa hapong ito. Mga bata, inyong ang ikomento ang paboritin yung awitin? Ako ang paborito kong awitin ay marami rin. Gaya ng mga katutubong awit. Mahilig din ako dyan. Mahilig din ako sa mga awit mula sa ibang bansa o foreign songs. Sabi ni Luis Christine Toscano ng Ligas 1 Elementary School, Frozen ng Let It Go ang kanyang paboritong awit. Kamusta sa'yo, Luis ng Ligas 1 Elementary School? Maraming salamat sa iyong komento. Ngayon, mga bata, ay ating pag-aaralan ang tamang tono mula simula hanggang katapusan ng awit. Ngunit bago yan, balikan muna natin ang mga naging aralin natin sa musika nitong mga nakaraang linggo. Noong week 2, napag-aralan natin ito. Ikomento nyo nga sa ibaba kung ano ang nakikita ninyo sa screen. Huwag kakalimutan, banggitin ang inyong paaralan. Ano ang tawag sa nakikita ninyo sa screen ngayon? Ikomento nyo na sa ibaba. Huwag nyong kakalimutan banggitin ang paaralan na inyong kinabibilangan. Ayan, marami nang nakatutok sa atin ngayon. Kamusta po kayong lahat? Sa mga batang grade 3 na nakatutok po ngayon, maaari nyo bang ibigay kung ano ang larawang inyong nakikita ngayon sa screen? Ano ang tawag dyan? Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Meron akong nakita mula pa sa Angeles City, Pampanga. Ayan, ang sagot ni Eden Quebral, nota daw. Meron din tayong nakatutok mula sa Tuguegarao City, si Raisa. Magandang hapon sa iyo. Ano nga ang tawag natin dyan, mga bata? Ito'y naging bahagi ng ating nakaaralin ng mga nakaraang linggo. Ikomento nyo sa baba ang sagot. Maraming salamat sa mga nakatutok sa atin ngayon. Okay, ang tawag dito, mga bata, ayan. Ang tawag dito, tama ang sagot ng ilan, ay sopa silaba. Ayan, sopa silaba. Ito ay binubuo ng mga iba't ibang tono at nota na nakalagay sa limguhit. Ito ay binubuo ng do, re, mi, fa, so, la, ti, at do. Muli, anong ang tawag sa mga ito? Ito ay ang sofa silaba. Mahusay! Kaugnay ng ating pag-aaral tungkol sa sofa silaba, tayo rin ay tinuruan ng mga senyas ng kamay o Kodai hand signals. Ang Kodai hand signal ay gawa ni Zoltán Kodály ng bansang Hungary. Natatandaan nyo ba na itinuro ito sa atin? Halika nga at gawin natin ang sabay-sabay. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Isa pa. Do, re, mi, fa, so, la,
Ti-do. Nagawa nyo ba mga bata? Nahusay. Tignan nga natin kung talagang inyong natandaan ang mga senyas ng kamay o Kodai hand signals. Ngayon, magpapakita ko sa inyo ng mga Kodai hand signal. Ikomento nyo sa ibaba kung ano ang Kodai hand signal na aking ipinapakita. Handa na ba kayo? Sa inyong pagsagot, huwag kalimutang ilagay ang pangalan ng paaralan. Simulan na natin. Ano ang senyas ng kamay na ito batay sa ating sofa sylaba? Ikomento nyo na ang sagot sa ibaba. Tignan nga natin kung sino ang makakahula ng senyas ng kamay na ipinapakita sa screen ngayon. Tignan nga natin kung may nakakuha ng tamang sagot. Sol o so. Tama si Chino Jaime Samonte at si Divina Urbano. Tama rin si Melanie So at si Karl Marx Tanghian. Mahusay kayo! Ito naman. Anong senyas ng kamay ang pinapakita sa screen? Ikomento sa baba ang inyong pangalan at ang pangalan ng paaralan. Ayan, maraming nagko-komento. Hulaan nga natin kung anong senyas ng kamay ang pinapakita ngayon. Mula sa MSES, ang sagot ni Eden Villalobo ay do. Gayun din si Rose and Bobis. Mula sa Langla Elementary School, do rin ang sagot. Tingnan nga natin kung do. Magaling mga bata. Do. Ito. Tingnan nga natin kung mahuhulaan ninyo ang senyas ng kamay na ito. Ikomento sa ibaba ang inyong sagot. Maraming salamat sa mga batang kapiling na natin ngayon. Merong higit 200 mga bata, mga magulang at guro ang nakatutok sa atin ngayong hapon. Hulaan nyo nga kung ano ang sagot? Ang tamang sagot ay me. Yan, tama. Si Jingwell Manowis at si Lea Nucasa. Tama rin ang sagot ni Geraldine Vasquez. Mahusay kayo! Tignan natin. Ito naman, ano ang senyas na para bang may itinuturo sa itaas? Anong tawag dyan sa senyas na yan, mga bata? Para siyang may itinuturo. Ikomento nyo na sa ibaba. Ang sagot ni Melanie Aquino Bautista ay re. Ang sagot ni Ella Velasquez ay re din. Tingnan nga natin kung tama sila. T ang tamang sagot. Tama si Jory Hernandez na nanonood ngayon. Tama rin si Eden Quebral na nanonood ngayon. Si Luis Toscano, tamang muli. Tama kayo mga bata. Ang daming tamang sagot na nakikita ngayon sa screen. Tama rin si Violeta Sanchez at si Benaki Palafox. Ang susunod. Para siyang palihis na paturuin sa itaas. Anong senyas ng kamay ang inyong nakikita? Tignan nga natin kung ano ang inyong sagot. Ikomento na sa ibaba. Ano ang senyas ng kamay na inyong nakikita? Maraming salamat po sa lahat ng mga batang interaktibo at aktibong nakikibahagi sa ating talakayan ngayon. Higit 200 ang nanonood sa atin. Ang sagot ni Princess ay re. Ang sagot ni Geraldine ay re rin. Ang sagot ni Carolina at Jer ay re. Sabi naman ni
Lynn Latorte Paifa. Tignan nga natin kung ano ang tamang sagot. Re! Magaling! Re ang tamang sagot ng ipinapakita ng senyas ng kamay na nasa inyong screen. Ni naman mga bata, tukuyin natin ang sofa silaba ng mga sumusunod na nota na nakalagay sa lingguhit. Dapat nating simulan ang pag-aaral ng tamang tono sa mga bagay na ito. Dahil hindi tayo maaring tumalon agad sa malaking aralin kung hindi natin natututunan ang unang mga aralin na dapat natin na pag-aaralan. Yan. Nasaan ang nota na nakikita ninyong nakaguhit sa limguhit? Ano ang sofa silaba ng notang nakikita ninyo sa limguhit? Re ang sagot ni Chino. Ang sagot naman ni Melanie ay re din. Ang sagot ni Marian Gabriel ay re. Tignan nga natin kung tama sila. Re! Mahusay! Ito, mga bata. Ano naman ang sofa silaba ng notang inyong nakikita ngayon sa screen? I-komento ang inyong sagot sa ibaba. Maraming salamat sa lahat ng nakatutok sa atin. Higit 250 live ang nanonood ngayon. Ang sagot ni Karl Marx ay me. Ang sagot naman ni Esther ay so. Ang sagot ni Aiden ay sol. Ang sagot ni Princess ay fa. Tignan nga natin kung sino ang tama. Ang tamang sagot ay so o sol. Mahusay. Panghuli. Ano ang sofa silaba ng nota na nakaguhit sa lingguhit? Ikomento ang inyong sagot sa ibaba. Napakahusay ninyong lahat. Napakaaktibo ng mga batang nanonood ngayon. Ang sagot ni Carolina Adier ay sol, ni Melanie ay mi, ni Chino ay mi, ang sagot naman ni Ella Velasquez ay mi, ang sagot ni John Rafael Pederio ay mi. Tignan nga natin. Mi, mahusay. Napakagaling ninyo mga bata. At gayon din ang mga magulang at mga gurong nakasubaybay sa inyo. Tiyak na marami na kayong natutunan sa mga nakaraang aralin sa Music Tree. Ngayon naman ay gagamit si Sir ng isang downloaded app ng keyboard na dinownload ko para sa ating aralin ngayong hapon. Pakinggan natin ang mga sumusunod na tono ng sofa silaba. Pakinggang mabuti mga bata. Tandaan natin ang iba't ibang sofa silaba mula do, re, mi, fa, sol, la, ti, at do. Aking tutugtugin. Pakinggang mabuti. Isa pa. Samahan niyo naman akong awitin ang bawat sofa silaba. Do, re, mi, fa, sol. La, ti, do. Isa pa. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kayo naman dyan sa inyong mga tahanan.
Mahusay! Pakinggan niyo sila, mga magulang! Isa pa, mga bata! Bilisan natin ng konti. Kaya niyo ba yun? Tignan natin kung mas mabilis. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay tignan natin kung natandaan ninyo ang tono ng mga sofa silaba na narinig nyo kanina. Tutugtog akong muli. I-komento nyo sa ibaba kung ano sa tingin nyo ang sofa silaba na inyong narinig. Handa na ba kayo mga bata? Tandaan na ang tamang tono o ang tamang pag-awit ng isang kanta ay nagsisimula sa matalas na pandinig. Hulaan nyo nga kung ano ang tono ng sofa silaba na aking patutugtugin. Isa pa. Isa pa. May maaari bang makahula kung anong tono ng sofa silaba na kanilang narinig? Isa pa. Isa pa. Ayan, ang tono ng sofa silaba na inyong narinig ay mi. Ayan, mi ang tamang sagot. Ito naman, pakinggan niyong mabuti, talasan ang pandinig upang makuha ang tamang tono. Isa pa. Isa pa. Ano kaya ang tono na inyong narinig? Ito ay tono ng sol. Pakinggan nga natin ang sol. Yan. Tunay na mahirap ang araling ito, kaya dapat ito'y ginagamitan ng tamang pakikinig. Tingnan naman natin ito. Ano kaya ito? Pangatlong tono. Tama si Angeline Paragas. Re, ang tamang sagot. Mahusay ang iyong pandinig. Angeline, re ito. Panghuli na ha? Panghuli na mga bata. Pakinggan ninyo ito. Ano kaya yung inyong naririnig? Isa pa. Isa pa. Tama si Chino Samonte at si Karl Marx. T ang tono ng sofa silabong iyon. Napakahusay. Tama rin si Carolina Adier. T. Muli, tugtugin natin at awitin ninyo ang mga tono sa bahay. Asabayan kayo ni Shooter Jodel. Re mi fa sol la ti do. Lagi niyong tatandaan mga bata
na dapat ay alam natin ang bawat isang tono. Dahil kung hindi natin ito mapakikinggan at maaawit ng tama, hindi natin makukuha ang tamang tono ng ating mga awitin. Tandaan, hindi pa dito nagtatapos ang ating layunin. Ito ay magpapatuloy pa sa week 7 at week 8. Kaya umantabay pa kayo sa iba't iba pang mga gawain sa Music 3 sa mga darating na linggo. At sana sa pagtatapos ng ating layunin hanggang week 8 ay kayang-kaya na nating umawit ng nasa tono mula simula ng awit hanggang katapusan nito. Mga bata, maraming salamat sa 20 minuto ng pagtutok ninyo kasama si Tutor Jodel. Sana ay magkita-kita pa tayo sa susunod na linggo para sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng Music Grade 3. Pagbati sa lahat ng mga batang sumama, mga magulang at mga guro na tumutok sa loob ng 20 minuto. Pagbati rin sa aking mga kapwa guro sa Tangos 1 Elementary School SDO Navotas at sa aming mahal na punong guro, Ma'am Maria Fe Makiling Pubilo. Muli, magandang hapon sa inyong lahat! Magkita-kita tayo sa susunod na linggo! Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating E2Light tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating E2Life free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating E2Life tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!